So guys, patuloy tayo sa ating part 11. So ang title po natin po ay How to Conquer and Adapt Difficulties and Hardship in Life or sa 3D. Okay? So patuloy natin ha. So bago tayo sa ano, ito 'yan, 'di ba? So patuloy tayo before tayo magpatuloy sa ating drills at practice sa 3D Fortress. Ito lang muna yung mga tips at advice ko para kailangan nyo na ito, malaman ito para hindi mahirapan kayo sa mga drills at practice. Itong ilagay natin. Plus, simple naman ito susundin. It's easy to follow lang. Madali lang sundin. So, sundin nyo lang. So, una, may parts by parts tayo sa part 11. Ito yung mga kailangan mo. Kung nahirapan ka, kung ano bang sitwasyon. Sa 3D ba yan or whatever you do. O ano bang ginagawa mo. Ito yung gagawin natin. Una, belief and mindset. So, kasi yung mga words o mga words o mga salita na sinasabi mo, na mga words na sinasabi mo, yung paniniwala mo, nakaka-effect yan. Words affect your life. Sa yung emotion, sa yung thinking, sa result, nakaka-effecto yan. So, yun na kailangan natin ng word of wisdom. Diba? Kailangan natin ng reflection din. Mindset, yung mga paniniwala mo sa sarili mo. So, saglit lang ha. Okay, ganito. Kailangan natin ito na itong channel na ito, word of wisdom. Yan. When someone breaks your heart. Yan. Itong mga pinanood ko guys kapag wala tayo sa sarili. Or basta ito mga importante. Mga monks, when someone, when you feel you're sad or low, why bad things happen, ups and down, yan. So, itong Buddhism, may Bible naman, okay namang Bible. Kasi Buddha is teach lessons sa life to, teacher in life. Okay, so pag mapanood nyo ito, maganda to yung mga words niya. Yan, may mga words. Tapos, take care of yourself. Proper breathing, dapat 12 breaths per cycle, per minute. Face mask kung nagsusunog ng basura. 1 glass of water per hour para hydration is important sa brain mo. Proper body posture, huwag nakayuko. Use lamp yung katawan mo, dapat straight yung likod mo, yung ulo. Huwag yung ulo lalagi nakayuko. Proper food balance. Healthy one or isa o dalawang prutas, di ba? Saka fruits and vegetables. Take care of yourself. Proper rest of gadget. Huwag yung strict sa isang oras. 15 minutes sa pahinga. Prepare yourself always sa training nito. Sa process. Medyo mas daliman pa natin to sa next para maka-adjust na kayo. At half volume na sa volume. Ganito. Yan. Yan. Yung volume sa gadgets. Nakaka-epekto kasi yan. Okay. Yan ang mga pinanood natin. Yan ang mga positive words. Pipiliin natin. Tapos. Have alternative rest and work. Hindi puro work. Puro pahinga-pahinga. Alternate kung sa bahay ka or sa gabi. Yan. Galaw-galaw din. Saka breathing. Importante yung proper breathing. Mapaplakas kasi yan. So, pag maayos mo na itong mindset mo, yung paniniwala mo, at saka yung take care yourself, enjoy mo naman yung ginagawa mo. So, pag good feelings, good words, plus good thinking, it was good result plus action coordinated. Mas maganda ang resulta. Diba? So, detail dito. Sa ating detail, kung magawa ka ng isang task o ito, o lubang ginagawa mo, focus lang muna. One goal at one mission at a time. Kasi yung utak natin, kapag multitask, marami kang ginagawa, hindi quality yung gawa mo. Kailangan mo talaga focus. Training mo, at saka yung knowledge mo, ito, itong tutorial natin, knowledge to. So, gagawin natin siyang i-training
train mo yung sarili mo na matuto ka, gawin natin, magiging skills na siya. Kakain na daw. So, yun ang kailangan natin. Dapat alam mong gagawin mo, knowledge na rin to. Plus, yung alam natin, kailangan natin i-train na alam natin gagawin on the spot para magiging skill siya. Laging magdasal, peace, pray and peace to everyone. Huwag na laging magagalitin. Full of patience, aware your reaction. Kasi yung pinaka-importante kasi, yan. Importante talaga yung reaction mo sa resulta. Kasi puro react ka na, galit ka, ganito. So, mawawalan ka ng lakas. Or, pag iba kasi yung reaction mo doon tayo kaysa sa resulta. Ang resulta, wala lang yan. Kung natalo, panalo. Yung reaction mo. Diba? So, pinaka-importante dito sa ating detail, stop mo yung compare mo sa sarili mo. Mas maganda siya, mas magaling. Sa aming channel niya, views. Huwag tayo mag-compare. Qualities ang tinitignan natin dito. Qualities na makatulong talaga. Plus, stop complaining. Para mag-success tayo, huwag tayo mag-complain. Good thoughts, seed for success with action. Yun ang kailangan natin na may alam tayo plus gagawin natin. Kasi kapag hindi nyo to alam, mahirapan talaga kayo. Okay? So, kung natalo ka o ganito, huwag lang maglikramo. Opinions matter in yourself. So, yun ang pinaka-importante kung anong isasabi mo sa sarili mo. Plus, happiness or feelings, emotion is the key of success. Kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, or kahit sa pagnood sa tutorial nito, matuto, hindi ka magsasucess. Dahil sa una pa lang, sa emotion mo pa lang, parang hindi ka masaya, medyo mahirapan kayo dyan sa journey nyo. So, kung papasok kasi yung bagay na gusto mo, adapt, pasensya lang. At saka masaya lang. Panalo, talo, basta masaya ka lang. And expectation is suffering. Wala, gusto ko manalo, ganito, expect ka, marami kang iniisip. Control mo yung isip mo. Kasi pag i-expect kang lagi ka mananalo, matatalo ka lang, masasaktan ka lang. Magpapasok na yung galit, saka negative, is suffering din siya. Wala na, mawala ka na ng gana. So, yun ang mga kailangan natin i-detail na alamin. So, importante dito, aware ka sa thinking mo. Sa lahat ng mga ginagawa natin, ay may epekto yan. Kung magsa-study, magpa-practice tayo, at kung alam nyo ito, magaganda na yung ano natin, yung drills at practice. Pero kapag hindi mo gagawin ito, hindi mo ma-familiarize ito, medyo mahirap na talaga. Depende lang yan. At saka, happiness is the key of success. Kung hindi ka masaya dito, mahirapan ka. Pero kung masaya ka, mabilis ka matuto. Emotion kasi. Kapag mabilis, masaya ka lang, mabilis ka talaga matuto. Kahit ano pang bagay yan, kahit tutorial pa or stress, basta masaya ka lang, enjoy lang. So yung mag-dipi ko, mag-side out, triple M, yung WBC, tinanong ko yung ano niya, kung anong secret niya, yung pag-champion niya. Para siyang Naruto, yung inspire niya si Naruto. Plus, sabi lagi yung sinasabi niya, focus lang at saka disiplina. Focus sa ginagawa mo sa training, ganito, then disiplina. At saka, happy you do. Inspired ka dapat. Kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, mahirapan ka talaga. Pero kapag may mission ka at goal ka, kahit gano'ng pakahirap yan, malampasan mo yan. Para ring scout ranger. Diba? So, para mangyari yan, imagination, play ahead of time. Kung ang ginagawa mo, may resulta ba ito? O wala? Or training? Kasi kung puro ka lang likra mo, wala tayong gagawin, wala talaga resulta. So, yun na kailangan natin gamitin natin imagination. At saka, reward your action for to reach your goal. Ganun lang ang secret ko sa shooting. Kasi mahirap talaga ang numbers talaga sa una. Kung hindi ka inspired, hindi ka masaya, puro ka nagko-compare. Kung hindi man yung malinis yung isip mo, ito sa mind belief at mindset mo, kahit malusog yung katawan mo, mahirapan ka talaga mag-perform ng isang bagay or matuto ka sa any skill. Kasi hindi open yung mind mo, medyo conflict ba? So parang isang baso, pag puno na yung baso mo, marami na siyang laman. Pag mapasok ng mga bagong information, mahirapan talaga. Ganun lang. So, yung ginagawa ni Magnifico, di ba, happy ka sa ginagawa mo, full of patience, prayer always, at
Maniwala ka sa sarili mo. Believe in yourself. Yan. So, yun ang kailangan natin. So, yung dito. Believe mo, unahin mo, pag-alaga sa sarili mo, proper food balance, may isa o dalawa ka na prutas, separate mo yung prutas gulay, yan. At alternate mo, take care mo muna itong dalawa, ito, and then, and enjoy what you do. Dapat enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi pag ano pa kahirap yan, kung enjoy mo ito, matutunan mo ito. Kapag hindi ako nag-enjoy nito, kung hindi ako nag-self-care, kasi wala talagang solution sa YouTube or explanation dyan, ako nalang nagbubuhay sa sarili mo. Nakayanan ko naman to eh. Makakaya nyo rin ito. Sa tiwala lang. So, make our mind and action have a reward or hope. Kapag wala tayong hope dyan, o wala kang tiwala na maganda talaga resulta sa ginagawa mo, mawawala, mahirapan talaga. So, kailangan lang talaga yung pag-iisip natin at ginagawa, dapat may reward or hope. Okay, ang reward mo dito, matuto ka sa mga explanation. Madali ka maka-catch up. Katapos, movement and exercise. 30 minutes morning, evening before sleep. Mas maganda yon. Para, kasi lagi nakaupo, huwag lang ginagawa sa trabaho mo, galaw-galaw din. Changes in position and relaxation time at night. Ano na mga secret natin? Saka breathing at food digestion. Kung may hininga ka at saka yung food digestion mo sa pagkain mo, magbibigay siya ng energy sa pag-iisip mo, sa work at etc. Kahit anong pang ginagawa mo. Learn to adapt people and situation. Okay. Situation kasi ito eh. At saka ako ang tao nagbibigay nito. Kailangan mo lang talaga matutong mag-adapt. Learn to adapt people and situation. Okay? Good thoughts and creative minds solve your troubled mind. Kasi kapag troubled mind, ang troubled mind kasi hindi makaklaro, makakita sa mga bagay-bagay. Kasi kung magulo ang isip mo, hindi maganda yung pag-iisip mo at saka hindi creative. Kung darating yung mga hardship, mahirapan ka. Kasi hindi mo na solve yung troubled mind. So, ang makasolve sa troubled mind, good thoughts at creative mind. At saka samahan mo ng time at patience. Yun lang talaga. So, relaxation and meditate equals happiness. Kung happiness plus action with patience and time equals result. Okay, lagi lang talaga tayong relax. Relax lang. So, anong klaseng relax at meditation? relaxation breathing mo. Breathing, yung galaw-galaw mo. Kasi yan ang tao naka-design talaga tayong gumalaw. Saka discouragement and negative thoughts never help you improve our life. Kahit ano bang mga ginagawa natin kung ay, hirap-hirap nito, ganito din. Try lang muna ituto. Try mo munang malaman ang angle guide. Diba? Ang reward mo, matuto ka. Saka mabigyan ka ng hope. Diba? Tiwala sa sarili. Saka never affect yourself in people, places, at situation. Kasi sabihin mo parang nawala ka ng pag-asa kasi puro talo talaga 3D. Ang number talaga, talo talaga yan. Nahulog na lang yung donation or tulong sa PCSO. Pero expect talagang wala talagang laging magaling diyan o laging nananalo. So, kailangan lang talaga natin ito matutunan. Learn it. So, ito lang mga kailangan natin ha. Breathing. I-familiarize nyo lang ito. Kung hindi nyo na naintindihan, i-repeat lang. Kung hindi nyo na-gets, i-post lang, i-repeat yung video, i-pass forward. Kasi talaga ito talagang kailangan natin para ma-conquer yung paghihirap mo while nag-study ka. Kasi kapag hindi mo to alam ito, itong detail, what to do, enjoy what you do, pag-take care sa sarili mo, saka may sapat na tulog din. May isang baso din na tubig kada oras. Importante yun, body posture, half volume lang sa gadget, prepare yourself always. Yan. Kapag ma-apply nyo nito, kahit anytime, maganda na yung buhay mo. So, 1, 2, 3, 4, 5, at ito. So, thank you so much. See you in the next video, guys, sa ating Tagalog version. Purpose ito para maka-survive kayo dito sa practice and drill. Thank you so much po.